pag nagbasa na ako, i-share mo na. Palitan mo na ng tempered glass. Yan, magkano lang tempered glass? 100. Siyempre, yung corporate image mo din, di ba? Yes, good evening mga Pamorians and welcome po sa Showbiz Pamor tonight. Ako po si Rodel Fernando. Yes, ako naman po si Mildred Amistad Bakod. Kami po ay makakasama nyo ng isang oras sa may sa pinakamaiinit na Showbiz Chika ngayon, di ba Rodel? Yesterday. Grabe talaga ang Showbiz ngayon. Oo. Nakakaloka talaga, sobrang init na pinag-uusapan pa rin ang mga Barreto Sisters, di ba? Yes. Pero bago yan, syempre, samahan nyo po kami ng isang oras. Yes, kaming dalawa lang po ni Mildred dahil nasa natin may kasama. May importanting lakad daw siyang. Ah, okay. Oo, si Romel Placente, kaya wala siya. Correct. At syempre, masayang ating ano ha, itong nakaraang weekend, di ba? Oo, galing tayo ng Taiwan at nag-enjoy naman tayo. Correct. Thank you kay Kevin Lin ha. Yes, ang Kevin Lin. Thank you. Tinuluyan sa Taiwan. At ang ating tour guide na rin magsasabi. Correct. Corrected by. Ayan, uumpisahan na natin, Rodel. Siyempre, magkwento muna tayo. Oo, ano kagkwento natin? Ayan. Oo, siyempre, yun na nga, nag-enjoy tayo sa Taiwan. At siyempre, mag-share tayo ng konti, ha? Oo. Yung isa sa pala member ng F4, kung natatandaan nyo, si anong pangalan niya? Si Daoming si Jerry yan. Oo, wala na pala siya doon, no? Oo. Hindi na siya sikat. Oo, siyempre naman. Sa bagay, yung tagal na rin naman yun. Oo. Ibig ko sabihin, kahit na sana hindi sikat, sana andun pa rin sana, active. Oo. Pero wala na pala. Pero ang balita natin, yan si Daoming Su o si Jerry yan ay pupunta dito sa Pilipinas. Pagkakagulon pa kaya siya? Feeling ko naman. Kasi diba, yung mga artist na sumikat noon, bumabalik sila dito at mainit pa rin silang tinatanggap ng mga Pinoy. Mm-mm. At si Sunshine naman ay nasa China na at masayang nabubuhay kasama ng Wait, kanyang pamilya. Wait, sino si Sunshine? Yung babae? O yung babae. O yung maliit. O yung maliit. Oh. Tapos si Vanessa Wu naman, yung gwapo din, yung actor din, singer din, na singkit naman silang lahat, ay nasa Singapore na raw, kasama yung kanyang buhay. So may kanya-kanyang sinasilang buhay? Mayaman na mga pangasawa. Correct. Oo, ayun. At wala na talaga ang F. Correct, ayan. At yun. At yun, nag-enjoy tayo at nagandahan naman tayo sa mga pinuntahan natin sa Taiwan. Napakaraming Pinoy ang aming niya. Kumbaga mga nakausap doon, nakadaupang palad. Oo. At talaga naman ang Taiwan din ay isang magandang bansa din. Diba? Oo naman. At iba talaga ang Pinoy kasi may nakita kaming Pinoy at niyaya agad kami na kumain. Oo. Ang baba, iba talaga ang Pinoy. Correct. Mm-hmm. Medyo nainggit lang ako doon sa MRT nila. Oo. Kasi di ba lagi tayo nagdudusa sa MRT natin dito. Lagi tayo na... Oh, bago ka sumakal, centralized ang aircon, ha? Oo, at may wifi talaga. Hindi lang sa loob ng train may aircon, maski sa labas. Tama. Lago ka pumasok sa paglabas mo. Oo. Ayun. At sistemado talaga sila, di ba? Pero... ganun pa man, iba pa rin talaga ang... Oo, ang Pinoy. Pero, syempre, wini-wish pa rin natin na sana maging ganun din kasistemado yung ating MRT at maging ganun kaganda, diba? Yesterday. Okay, ayan okay, na. Okay, umpisa na po natin ang chika, ang ating pong story number one. Khalil Ramos at Sue Ramirez bida sa produce ng Netflix. Sa kauna-unahang pagkakataon ay maipoproduce ang unang Filipino film sa ilalim ng Netflix. Ang pelikulang Dead Kids ay naisakatuparan dahil sa partnership ng Globe Studios at Netflix. Ang thriller crime movie ay base sa totoong pangyayari at idirect ng batigang direktor na si Michael Red na siyang nasa likod ng pelikulang Birdshot at Eerie. Isinuwalat ng direktor na ang pelikula ay pagbibidahan nga ni Sue Ramirez at Khalil Ramos.
Kasama rin sa cast sina Vance Larena, Marcus Patterson at Calvin Miranda. Masaya si Khalil na bibida sa kauna-unahang Filipino Netflix film. Hindi pa tiyak kung kailan ipapalabas ang pelikulang ito sa Netflix. Good for them. At lalo sa Pilipino, di ba? Oo, at saka mahusay ang director na yan sa Mikael, actually. Ah, Mikael. Ang pronunciation niya is Mikael. Mikael Red. Oo, nakausap namin yan nung Erie Prescon. Medyo bata pa siya. At anak siya din nung director na si... Sino? Oo, nakalimutan ko yung pangalan, pero si Mr. Red. Mikael Red eh. Oo, sino kasi yung Red na yun? Tatay niya yun. Oo, eh. May director na Red eh. Oo, at sabi nga niya ay nakagawa siya ng pelikula, first film niya, Raymond Red. Raymond Red. Oo, at natatandaan ko yung kwento niya na first film daw na ginawa niya ay he was only 15 years old. Kumbaga he grew up talaga na nakikita niya pelikula, yung work ng daddy niya. Ano mga pelikula ni Raymond Red na tatatandaan mo? Wala eh, hindi wala akong natatandaan. Yung Sakay. Kumbaga nagmana rin talaga siya sa husay ng kanyang ama, di ba? Naman! Yung Birdshot, di ba? Magandang movie din ito. Kung saan tampok ang aking kaibigan si Arnold Reyes. Si girl, Mary Jane Apostol na at saka si Anira Luna, John Ercilia. Correct. At syempre, yung Erie, kung matatandaan niyo, pinagtampukan po yan ni Bea Alonso at ni Ma'am Charo Santos, diba? O yun naman. At nakakatuwa naman talaga na going international na rin tayo dahil yung Erie nga ay unang ipinalabas yan sa Singapore. So, nakakatuwa naman na nakakatawid na tayo ng Netflix. Napapansin ang mga talents natin at syempre napapansin din yung paano yung paggawa natin ng pelikula. Correct. Diba? Oo. At congratulations sa inyo. Diba si ang ating Miss Universe 1969? Si Miss Gloria Diaz, parang nag-guest siya sa isang show sa Netflix, ha? Oo, talaga. Kung natatandaan mo. Special participation. Nakita ko ngayon. Ayan. Manood na kayo kasi isi-share ko. Ayan. Yes. Congratulations. Congratulations at good luck dyan sa pelikulang Dead Kids, di ba? Ang Dead title. Kids. Correct. Ayan, ang ating story number 2, Tony Labrusca, bagong leading lady ni Jul... No, ito. Tony Labrusca, bagong leading man ni Julia Barreto. Ayan. Nagkamali daw ako. Magtatambal sa unang pagkakataon sina Tony Labrusca at Julia Barreto. Sa announcement ng ABS-CBN, nakatakda silang bumida sa I Want Original Series na I Am You. Sa direksyon ito ni Dwayne Baltazar at produce ni na June Lana at Percy Intalan. Gaganapan dalawa bilang high school sweethearts. Samantala, wala pang anunsyo sa release date nito. Umani naman ng iba-ibang reaksyon mula sa mga netizen ang pagsasama ng dalawa. So ano masasabi mo sa bagong team up na yan? Ano masasabi ko? Parang ano, no, Mildred? Sa I Want Originals yan, ha? Parang lumalayo na ba si Julia sa pagka-Wolfsam? Oo nga. Ha? Oo nga eh. Parang napapansin ko, alam naman natin si Tony Labrusca, yung mga ginagawa niya, mga projects niya. Lalo na sa I Want, lalo na yung Glorious, di ba? Yung pinakahuli naman niya with Angel Aquino. Talaga naman pinag-usapan yun. Oo. So ito, ano kaya ang pag-uusapan sa bagong project na ito with Julia Barreto after maging controversial kay Gerald Anderson at kanyang ex-boyfriend. Correct. Si Joshua Garcia. Hindi ko minimenos itong si Tony Labrusca. Pero itong si Julia, para sa aking opinion, correct, lang, ha, malaki na siyang artista. Ha? Pero biglang ipinartner kay Tony Labrusca. Bakit? Kaya nga. Ibig sabihin, bababa na ba ang pagiging malaking artista niya? So parang papunta na ba sa pagbaba o hindi naman? So ang ibig mong sabihin, parang feeling mo, na ganoon din naman ang feeling ko, parang na-demote. Yes, parang ganon. Kasi nga, hindi na nga naman natin minimenos itong si Tony Labrusca. Malay naman natin, kagati naman ng audience itong kanilang IMU, diba? Yesterday. So wala pang play date. So hindi natin alam kung makakaapekto ang ang project na ito ni Julia dun sa mga kinasasangkutan nga ng mga Barreto, di ba? Oo. Sana naman alam mo, sabi ko nga sa iyo nung minsan nagkukwentuhan tayo, sana si Julia malagpasan yung mga problemang ito. Oo. Hindi pa nga siya nakaka-recover doon sa kanila. Move on doon sa kanila ni Gerald Anderson. Ito na naman. And I'm sure alam naman ng mga tao, di ba, kung ano yun. Correct. Oo. Tama.
Ayun. Yes. Okay. Story number 3, FB ni Diego Loizaga, puro porno. Nagparamdam na via Twitter si Diego Loizaga, nagpost ito ng isang selfie at niligyan ng caption na Happy Sunday everyone. Bukod sa message na ito, pinost din ni Diego ang kanyang mga endorsements sa Twitter. Nagbigay rin ng update si Diego tungkol sa kanyang Facebook page na hinack at nilagyan ng mga pornographic materials. Kaugnay nito ay nagbukas ng bago niyang Facebook page si Diego. Mag-iisang taon na sa November noong biglang nawala sa showbiz spotlight si Diego dahil sa balitang nagtangka ito mag-suicide. Dahil dito ay pinatay ang karakter niya sa teleserye ng ABS-CBN 2 na Los Bastardos. Noong July 2019, ibinilita ng kanyang ina si Teresa Loizaga na maayos na raw ulit si Diego at kung magbabalik ito sa showbiz, siya na raw mismo ang magbabalita nito. Ayon naman sa tiyahin niyang si Bing Loizaga, nakarecover na raw si Diego sa naging depression nito. Pero wala pa raw itong binabanggit kung ready na itong bumalik ulit sa showbiz. Yan, oo. One year na nga sa November, no? Pero parang kailan lang, oh, no? Parang one year na kaagad pala yun. Wala nung nawala siya sa Los Bastardos. Nag-start yung kaniyang depression, yung sunod-sunod ah, yung breakup nila ni Sofia Andres, mm-hmm. Tapos yung naging... Kasa kanila ni Cesar Montano. Oo, yung naging issue sa kanyang ama. Oo. So, siguro hindi nakakayanan nung bata, di ba, yung ano, yung depression. Oh, pero ikaw, tanungin kita, Mildred, may babalikan pa ba itong si Diego Loizaga? Kung sakaling magbalik siya. Siyempre, gusto naman nating makabalik siya, di ba? Oo naman. Pero siguro... yung right project lang na dapat ibigay sa kanya. Oo. Pero kasi pagka, ang hirap din kasi talagang makabalik kapag ka, hindi maganda yung pag-alis mo eh. Nega yung yung pag-alis mo. Yes. Siguro ang maganda lang dyan, sana sa kanyang pagbabalik, yung natuto na siya sa mga leksyon. Oo, at saka ano, diba? Alam mo, yung... Ang sama-sama kasi sa kulturang Pinoy kasi Mildred, uh-oh, yung inaaway mo ang tatay mo, inaaway mo ang nanay mo, di ba? Kahit sabihin pang, okay, sabihin na natin may mali ang parents mo, pero iba talaga ang kultura natin. Huwag mong awayin ng ano, mga magulang mo, mga magulang mo. Uh-oh. So, minus pogi points siya dun eh. Correct. Sa totoo lang. Oo, at huwag kayong magpapa-apekto kasi minsan ang nangyayari, pati yung trabaho mo naa-apektuhan eh, ng mm-hmm. attitude mo, di ba? True. So sana nga makabalik, syempre hangad naman natin lahat 'yan na sana makabalik siya at sana rin maging okay na sila ng kanyang ama, diba? Yun. Alam mo magandang yun, kung magbabalik ka, mm-mm, ayusin mo ang problema mo sa tatay mo. Mm-mm. Sigurado makakabalik ka. Correct, at dapat magsimula yung pagbabago sa sarili mo, magpatawad ka. Corrected, diba? By. Correct. Mm-mm. Ayan. Ang ating chika number 4, mga netizen na insulto sa Grab food driver costume sa Black Magic 2019. May ilang nadismaya sa Halloween costume ni Rafael Robs sa Black Magic 2019 na nagpanggap bilang isang Grab food driver. Ginawa raw kasing katawa-tawa ang trabaho ng ilang mga mahihirap na kababayan. Sa ad ng netizens, di hamak na pagtatawanan ng Grab food driver na costume kumpara sa magsusuot sa Halloween ng damit ng ibang glamorosong trabaho gaya ng doktor o nurse. Meron namang ginamit na halimbawa ang damit ng mga magsasaka upang mas maintindihan ng mga netizen ang kanilang punto. Ang pagsusuot umano ng kasuotan ng mga naturang manggagawang Pilipino ay pagro-romanticize sa tunay na paghihirap na pinagdaraanan ng mga ito. Saad naman ng ilan, baka gustong iparating ni Robes na katakot-takot ang sitwasyon ng mga Grab food driver o di kaya'y brand ambassador ang aktor modelo. Sa ngayon, wala pang paliwanag si Robes kung bakit iyon ang sinuot niyang costume sa nasabing Halloween party ng Star Magic kahapon October 20, ngunit nag-post na ito kanina ng mga larawan sa event na may caption na bawal mag-cancel. Ayan. But aga naman yata ng Halloween party oh, eh, ng Star Magic. Correct, syempre sa aga. Oo.
So nag-costume siya ng ano, ng Grab. Baka naman ang gustong ipakita ni Rafael Russell doon kasi 'di ba may mga Rafael Robes. Ano yan? Rafael ano? Robes. Rafael Robes. Oo. Tama ba? Oo. Rafael Robes. Act ano siya model, 'di ba? Oo, okay. Isang model. Kasi 'di ba may mga Grab driver na nakakaranas din ng ano, oo, ng hindi maganda kasi kagaya nung may nag-order tea, diba? Tapos hindi naman pala totoo yun, di ba, nililoko-loko lang sila. So sila magbabayad ng mga kinuha nila sa isang ano, paninda. Hindi yung milk tea yun, di ba? Kahit hindi milk tea, kahit pizza. Maraming nagka-cancel. Mga ganun, may mga nagka-cancel. Sila nagbabayad. Baka yun ang gusto naman niya. Niya iparating. Iparating, so, ipahiwati. Ang ibig sabihin, parang may mga ibang netizens na hindi nagustuhan yung pagkukostume niya ng ganun. Tama ba, Pao? Oo. Ah, pero pagiging, sa totoo din naman kasi, nadarating ka, nakakostume ka ng ganun, na parang grab driver ka. Mag-iisip ka naman talaga. Oo. Pwede ka naman magsuot ng iba, di ba? Pwedeng magsasaka, pwedeng ano. Kahit sa magsasaka, dapat kung magsuot ka ng dano, alam mo kung ano ang goal mo, anong layunin mo. Oo, ayun. Eh, wala choice niya yun. Sabi nga niya sa kanyang post, bawal lang mag-cancel. Oo. Oo, di ba? Pero hindi ko siya kilala. Sa totoo lang. Akala ko si Rafael Russell. Go! Puso ni Karen Bumigay sa band member. Sinuwerte ang Silent Sanctuary member ni si Sarky Sarangay na masungkit nito ang puso ni Karen Reyes, dating member ng Girl Trends at second big placer sa PBB 2013. Hindi lang basta-basta ang babae ang nakuha ni Sarky, kundi loaded sa ganda, kaseksihan at sikat pa. Makikita sa mga latest Instagram post ng dalaga ang pruweba ng pagiging isa niyang bigatin sa alindog. Mula pa ng iluwal sa showbiz si Karen, mas lalo nag-bloom ang kanyang kagandahan. Isa pa sa mga kinainggitan kay Sarky ay ang malaking agwat ng edad nila ni Karen na hindi hadlang para mahalin siya ng dalaga. Karen Reyes, parang hindi na siya active. Oo, parang hindi na nga siya active. Si Karen Reyes po, yung sa Girl Trends at PBB. Oo. Pero parang hindi ko na siya nakikita. Oo, parang ano, hindi na nga. Sabi siguro abala sa kanya. Hindi naman siya sikat, no? Sikat ba siya? Parang hindi naman. Ano lang, support lang, wala pa siyang pinagbidahan. Kaya nga. Kasi ang basehan mo ng pagiging sikat, siguro yung nagkaroon ng solo movie. Naman. At kadalasan ng mga projects niya, yung best friend. Support lang siya. Oo, hindi naman siya ganun kasikat. At saglit lang siya sa Girl Trends na wala siya kaagad. Maganda naman siya, in fairness si Karen. Oo. Maganda siya. Ano kung si Karen, ano ba siya? Kabatch ba siya nila Loisa Andalio? Kasi sila Loisa, si Maris Racal, yan ang mga naging Girl Trends nung magkakasabay sila. Tapos sabay-sabay din silang nawala sa Girl Basta Trends. Basta ako kilala ko siya, kaya lang, hindi naman siya sikat, no? Oo. Hindi siya sikat. Sa totoo lang. Ayan ang ating chika number 6. Atong ang ka-level nila James Reid at Daniel Padilla. Magmula ng pumanaw si Miguel Barreto ay muling sumiklab ang apoy sa pagitan ng Barreto Sisters. Iba't ibang kontrobersiya at sikreto ang lumabas. Ang higit na naging tampulan ng pansin ng mga netizen ay ang isyong inagaw umano ni Gretchen Barreto si Atong Ang mula sa pamangkin niya na si Nicole Barreto. Base sa reaksyon ng mga netizen, mukhang mala James Reid o Daniel Padilla ang alindog ni Atong Ang para pag-agawan umano ng tatlong Barreto. Maging siklo din ay nalink din kay Atong at sinasabing inahas naman umano ni Nicole mula sa tiyahin. May asawa si Atong na nangangalang Irish. Malupit umano si Gretchen dito. Ayon sa balita, maganda at edukada ang asawa niya. Samantala, ayon kay Ang, hindi umano romantic relationship ang naging eksena niya sa buhay ng tatlong Barreto. Ang una raw ay kay Nicole na sinabi nitong hindi umano siya naging jowa nito at tanging tagaayos lamang daw siya ng mga flights at schedule niya noon. Inamin niya ring pinag-aral niya ang dalaga at tila anak na ang touring niya rito. Sunod naman na dinipensa ni Ang ay ang umano'y relasyon kay Gretchen sa adyang tanging business partner niya lamang ito sa kasino at sabong. Tinulungan lamang din daw niya si Claudine tungkol sa naging problema nito at wala nang halong iba pa.
Grabe na anong nangyayari dyan, Mildred. Napanood mo ba yung buong interview ni Marjorie? Hindi ko siya masyado napanood, pero umamin siya na may anak siya sa dating mayor ng Caloocan na si Ricom Echeverry. Na ngayon niya lang inamin. Oo, diba? Ngayon lang inamin. At inamin din niya na pagdating talaga sa pag-ibig ay marupok siya. Oo. Kasi alam naman niya na married man itong si Ricom Kasi Echeverry. Kasi diba may pasasabugin daw si Gretchen. Oo. Baka isa nga yan, diba? Sa pasasabugin niya, inunahan na niya ang kanyang ano. Correct. Ate. Oo, pero... Oo. Papaano naman tatanggi itong si Atong Ang na mala James Reid at Daniel Padilla ang dating? Pwede! No? Oo. Na at his age at 62 ay nakuha niya itong si Nicole na sinasabi according to Marjorie ha, wala pang 18 years old si Nicole nung naging sila ni Atong Ang at 5 years ang kanilang naging relationship. Sinasabi naman talaga nitong si Nicole, inagaw daw ni Gretchen Ng tsahe niya si Atong Ang sa kanya. Oo. Pero sabi naman ni Gretchen, hindi naman daw ito totoo, di ba? At naging maanghang talaga ang pahayag ni Marjorie dahil merong siyang word na ginamit doon na binaboy niya si Nicole. Kaloka. Oo, that's a big word, di ba? Nakakaloka. Ako wala akong kakampihan sa kanila. Pare-pareho silang mali. At kung meron man na isang tao na pwede mag-ayos dyan, alam mo si Gretchen. Oo. Si Gretchen talaga. Siguro. Si Gretchen. Si nanay, hindi na nga nakikinig sa nanay. Yung nanay siguro para sa akin. Kasi bakit mag-aayos si Gretchen? Ayaw nga niya makipag-ayos. Hindi, kasi alam mo si Gretchen ngayon na parang nilulukuban siya ng masamang espiritu. Ganon. Parang ganon. Pero kasi siyempre sa atin, mahirap din naman. Nakikita lang din naman natin kung ano yung sinasabi nila. Nagre-react lang din tayo sa kung ano sinasabi nila. Pero sa katotohanan, sila't sila lang din ang nakakaalam ng katotohanan. So, ang hirap din talagang mag-judge. Pero... Sayang. Alam mo, sayang lalo na yung mga panahon talaga na... talaga naman si Gretchen, lalo na nung nag-uumpisa siya, Mildred. Oo. Talagang tumutulong talaga siya sa kanyang pamilya. At lalo na nung may mga pera na siya, sayang yung closeness nila ni Marjorie Boreto. Nakakapaninayang talaga yun. Oo. At as... Nakakaloka nga talaga dahil nga sa lahat ng ito, alam naman natin ang pinaka-naapektuhan. Lagi nga natin pinag-uusapan, di ba? Sa lahat ng ito ay laging ang naapektuhan talaga yung may natitira pang karir sa kanila. Oo. Si Julia Barreto. Itong si Julia Barreto, talagang naapektuhan siya. Mm-mm. Dahil sabi ko nga kanina, di ba? Hindi pa nga nakaka-move on, nakaka-recover din sa kanila ni Gerald Anderson. Ito na naman, di ba? May sinabi si Gretchen tungkol kay Ramon Ang, tama ba? Nakakaloka talaga yun. At ito pa, ang chika nga sa atin ng ating pamangkin eh. 3 to 4 endorsements daw ni Julia ay nagsiurungan na. Sayang. Because of these issues talaga. Pero actually, nag-urungan na noong pang issue nung kay Gerald. Lalo naman na ngayon, baka wala nang matira. Diba? Siyempre, hindi naman natin hinahangad dun yun sa bata. Nakakaawa rin talaga na kailangan magdusa din yung mga bata sa hidwaan ng mga nanay, mga tsahin nila, di ba? Sayang. Sana magtapos na to. Alam mo, sabi ko nga sayang kasi alam natin noon ang pagmamahal ni Gretchen sa kanyang pamilya, lalong-lalo na kay Marjorie. Oo. Talagang hindi totoo na ang sinasabi nila na si Claudine lang ang tumutulong sa pamilya ni Marjorie at saka sa lalo na sa mga pamangkin. Maski po si Gretchen, totoo talaga, Mildred, pero na talagang alam mo, tumutulong siya sa pamilya ni Marjorie. Rodel, nung pumasok ako sa showbiz, medyo kabatch ko sila lagi akong nagpupunta dun sa ABS before at lagi akong pumapasok sa dressing room ni Claudine Barreto kasi isa rin siya sa mga artista noon na medyo naging malapit na nagsisimula din siya parang mabubuko yata yung edad ko nakikita ko lagi niyang kasama si Julio Barreto bata naman ang itsura okay. Lagi kong nakikita na lagi niyang kasama yung mga pamangkin niya. Pinag-aaral niya. Totoo yan, totoo yan. Si Julia, ang ganda-ganda ng bata yan. Totoo yan talaga si Claudine. Very supportive. Sa family ni Marjorie. Ganda din naman si Gretchen. Kahit na sinasabi ko nga ngayon, parang nalulukuban siya ng masamang espiritu. Pero alam ko naman itong si Gretchen ay may puso naman yan. Sana nga. Kaya sana dapat...
ayusin, bilang matanda kina Marjorie at Claudine, ayusin sana niya ang problema. Mm, bago pa man. Hindi yung ano yan. Ang nanay nila is... Pipipiestahan sila, parang carnival na, di ba? Oo, ang nanay nila is 82 years old na, si Mami Inday. So, lahat naman tayo papunta doon, kung sa konting panahon na lang sana, ibigay na lang yung ganun mga kapatawaran sila. Oo, ganun na lang. I'm sure yung daddy nila, no, sa kabilang buhay, I'm sure mabigat din ang loob, no? Oo. At ito namang si Marjorie, dapat magpakumbaba ka na lang, gumawa ka ng paraan kung paano mawawala ang galit ng ate mo sa'yo. Oo, in fairness kay Claudine, parang hindi siya nakikilam ngayon. Natahimik lang siya. Oo. Kasi nung sinabi daw, kwento nga ni Marjorie, nung sinabi niya na, sinabi ni President Duterte na magbati na kayong magkapatid. Sabi ni Marjorie, no. Kasi hindi daw niya nakita yung sincerity dun sa face ng kanyang ate. Sana, hindi na lang ganun, no? Hindi na siya gumaganon. Hindi na siya gumanon. No! Hindi na siya gumanon, diba? Sana, baka naman, sana nag-try siya. Na ano, baka naman ganun lang talaga mukha ni ano, kamukha lang hindi sincere, pero baka naman sincere naman yun, diba? Kaya nga. Oo, baka naman naiba yung istorya, diba? Naawa ko din si sa mother nila. Oo. 80, sabi mo nga, 82 years old. Baka naman, Diyos ko, diba, magkasakit siya, ganun, kasi namang problema, nai-stress sa mga anak niya. Mahirap yun na. At tayo rin napapagod na. Sa tanda na, yun ha. Sa tandang yun ha. Sobrang stress na talaga ang nararanasan niya ngayon. Eh tayo nga na-stress lang sa kakapanood sa kanila. Eh ano pa yung nanay niya? Nakaka-stress talaga. Sa YouTube kahit saan na sila na lang pinag-uusapan. Naman! Oo. Para ayan. Nagiging ano, national issue. O national issue na talaga. Correct. Sabi nga diba may mga joke nga na pag na-solve mo daw ang problema ng mga Barreto, masasolve mo na rin ang problema ng bansa. Ganon! May mga ganon joke. Ganon. Correct. Pero yun ang sabi ko, sana si Gretchen din, gumawa siya ng paraan para magkabati-bati na sila. Sayang, alam mo, kahit sabihin mong ayaw niya kay Julia, di ba nung issue, kumampi siya kay Bea, di ba? Pamangkin mo pa rin naman yan. Eh, kadugo mo yan. Mm-mm. Sana naman, maawa ka kahit na konti lang doon sa bata. Oo. Wag na kay Marjorie. Sige, okay lang. Oo. Si Marjorie, kung may kasalanan sa'yo, pero alalahanin mo, yung pamangkin mo, masyado na siya nadadamay din naman. Oo. Yun lang naman ang ano ko. At yung mga bata naman, yung mga pamangkin, hayaan na lang din naman yung mga, kumbaga, hayaan na lang kung nila ang mga tsahin nila. Huwag na silang makigulo. Truly, Lee. Correct. Truly, Lee. Kasi lalo pang lumalaki. Dahil ngayon, katulad ngayon, may issue na namang lumabas na sinabi ni Claudine na sa week that sinigawan siya ni Julia. Aray ko. Oo, sinigaw-sigawan siya. Sabi niyang ganon, masakit. Kung salita na si Claudine na, masakit sa kanya na ang parang sumigaw daw sa'yo ay parang anak mo. Mm. Parang ganon ang dating kay Claudine. O sabi mo, hindi nakikialam. Ay, nakialam si ano, Marjorie, siyempre bilang isang ina, pagtatanggol niya yung kanyang anak, hindi naman pwedeng hindi. Oo, pero sabi ko nga. At siyempre naman, si Julia, bilang isang anak naman, siyempre, kay nanay siya. Oo, siyempre kakapi ka sa nanay mo. Oo, ganun din naman yun. Pero naiba sana yung kwento kung hindi siya tumangging makipagbati. Baka naman naiba, di ba? Oo nga. Sana hindi siya yung nag-no, ganun. Mm-hmm. I'm sorry, Mr. President, ganun sabi niya. Pero balik tayo kay ano, ha? Dun sa relasyong Gretchen at Atong Ang, di man, no? Nakita mo yung picture na kumakalat? Hindi pa. Parang sa airplane niya tayo, no? Parang inantok or gusto matulog ni Gretchen. Ah, nakaganon siya. Doon sa mga hita ni ano? Dun, ang baba nun. Doon siya nakadampi. Dampi ba ang tawag hindi, doon? Dampi, ganun. Oo, dampi. Kaya nakahimlay. Nga, tinatanong nga kita. Nakahimlay. Ang, oo, nakahimlay. Hindi ba parang patay na ang nakahimlay? O sige, humiga na lang sa mga ano, paa. Lap. Oo, ni ano, lap. Ni Atong Ang. Grabe, yung ba ang business partners? Nagtatanong lang ako ha. Oo. Nakita mo yung picture? Patingin nga ng picture at para makita ni ano, Mildred. Oo. Hindi pa pala nakikita. Baka naman may mga business partners na ganun. Na sobrang... Oo, sobrang comfortable sa isa't isa. Oo, with matching ano, nakahawak ang kamay habang nakahiga sa lap niya. Alam mo to, sa lahat ng ito, nakakatuwa lang talaga yung anak ni Gretchen na si Dominic, no? Kasi parang wala kang naririnig na comment sa kanya. Sana wag na siya magsalita talaga. Kaya nga siya yung please, ano eh. Alam mo, magsalita si Dominic. Hindi. Siya nga yung pinipraise dito na may class, edukada, hindi sumasaw-saw sa gulo ng pamilya.
Ganun. O si ano naman? Oo. Si Claudia. Nagsasalita hindi rin siya nagsasalita. Pero parang may nabasa ako. Sabi niya, ayaw din yung tumulad kay Julia. Baka may naman ganun. Title lang yun para maging catchy. Diba? Ay naku, ay, sana matapos. Ay, mahanap ni Paolo yung picture. Matapos na ang problemang ito, ang issue ito sa mga Barreto. Araw-araw may bago paano Mildred, matatapos. Mildred, hindi ako nagkakamali. Nag-start yata ito noong 2012 or 2013 pa. Uh-oh. Yung nagagalit si Mami Inday, nanay po nila, kay Gretchen. Tama ba? Uh-oh. Yung super kinakampihan niya si Claudine. Correct. Tama ba? Uh-oh. Hindi, alam ko 15 years na tong feud na to. Ah, 15 years? 15 years na siya. Panahon pa ito nung namatay si Rico yan noon. Ah, ang tagal-tagal na pala. Matagal na talaga. Yung kapikampihan niya. Pero nung time na yon, sabi, nakakapinginayan nga, nung time na yon, ang magkakampi si Gretchen at saka si Marjorie. Oo. May time din na naging magkakampi si Marjorie at saka si Claudine. Oo. Pero ngayon, magkakampi na si Claudine at saka si Gretchen. Oo. Pero alam mo, ang dapat magsalita, yung tatay ni ano, ni Nicole, Si JJ. Oo, yun ang dapat magsalita para ipagtanggol niya yung anak niya, di ba? Pero minsan napapaisip ka na bakit hinayaan, ayoko namang ano, di ba? Ba't hinayaang magkarelasyon ng wala pang 18 years old sa isang napakalaki ang agwat sa kanya? Oh, sabi nga ni Gretchen, di ba? Yung word niya, inaano ni Marjorie. Oo, nilalako or something. Parang ganon. Ay nako, ayan na. Ang iba pa nating mga baong chika, pero bago yan, i-remind lang po namin kayo ha. Hindi po kayo namamalik mata dahil Wednesday po ngayon at 6 p.m. Ang Showbiz for More tonight po ay every Wednesday nyo na mga papanood ng 6 p.m. Starting today. Ayan, abangan nyo po kami tuwing Wednesday, 6 p.m. po. Ayan. Wednesday na po ang Showbiz for More. Tonight, kaboses ko na po si Ate Lodz. Kilala nyo ba ako? Ayun. Yeah, hello muna sa mga nanonood sa atin. Si Honey Lini, San Rafael Cubota. Ayan, si May Del Rosario. Si Nick Nox Santos. Monet Villarba. Si Den, si Saplan, at saka si Daddy Boyet. Tess Teresa Legaspi. And hi, Mark Solis. Kevin Lin, hello. Si, nakita ko kanina, nag-watch si Tita Maluchowa Pagar. Ay, Tita. Kumusta po? Love you. Yes, Roxy Kaela, Alice Briseño Lumanog. Juliet Rodriguez ng Kim Chu Global. Hello, Joel Santos. Si Ken Nuyad. Hello, Ken. Correct. RK Villacorta. Hello, RK. Hi, Marisa Sanchez, ang aking kababayan. Si Mojack Perez. Hi, Mojack. Yes, Vilma si Yu. Katuga. Correct. Vilma Yu, good evening daw sa ating dalawa. Daniel Castro, Michelle Micaela Tong. Ayan, ang dami ha. Yes. Ayan, si Sashna. Sashna Laparan. Oo, sabi mo Sashna, magigess ka dito. Missy, hi. Ano bang pangalan niya? Hindi ko maano. Michael, yan. Omar, yan si Omar. Omar, hello. Sortijas. Maricusi. Hello, Maricusi. At lahat ng mga Noranians na nanonood ngayon. At nanonood sa atin si Kevin Lin. Hi, Kevin. Thank you again, ha. Hi, ating Kevin. Taiwanese Filipino Babalik friend. Babalik kami sa Taiwan bukas, ha. Abangan mo kami. Merlibe Bandogilio Reyosura. Hello. Ivan Kabilan. Mel Malabog Lago, ang daming nanonood sa atin. Ayan, no? Oo, si Ken. Ayan Ken. Pa, oo. Si Axel Cruz. Noemi Asildo, ayan. Jesse Malolis. Casey Guerrero. Tito Casey Guerrero, hello. Amanda Salas. Mm-mm. At si Shalala Reyes. Shalala, Melanie. Ponce Silvestre, hello. Correct. Ayan nga, marami nga po ang nalulungkot dahil hindi nakapasok ang isa sandali, pang baghari. Mag-special thanks muna tayo. No, hindi po muna. Ano nang pwisan? Special thanks kay Sir Warren of Cut Encarnacion Group of Salon. Ayan. At syempre sa Gatchalian Lichon, located at Edsa Corner, Mayon Street, Mandaluyong City, with phone numbers 660-7788-660-0011-0949-994-3 1-80-092-3724-6700. Ayan, ang ating celebrity radar ay meron na pong bagong issue yan. Mabibili po yan sa Times Plaza Building, Book Sale, United Nations Avenue, Ermita, Manila.
Robinson's Marcos Highway, Lower Ground, SM Sukat, 2nd Floor, Ground Floor Landmark, Makati. Mm-mm. At sa Rustans. Rustans Tomas Murato. Correct. Oh, gusto ko yung landmark. May naalala ako. At syempre, ayan ang ating dagdag chika. Ayan ang dagdag chika natin. Okay, may sinasabi ka kanina, ituloy mo. Oo, ano, wala na tuloy sa isip ko. Yung hindi nakapasok sa Metro Manila Film Festival. Opo, hindi nakapasok po. Isa ako sa mga nalulungkot na hindi po nakapasok ang isa pang bahaghari ni Nora Honor na directed by Joel Lamangan. Correct, marami po ang nanghinayang at talungkot nga sa social media account kung bakit hindi nakapasok dahil family, ano naman siya, movie, di ba? Pero syempre nire-respeto po natin ang mga nakaupo dyan sa Metro Manila Film Festival Committee. Ayan, so anong nararamdaman mo? Ito po, tatanungin natin si Rodel kung anong pakiramdam mismo ni Ate Guy na hindi nakapasok ang kanyang pelikula. Sandali lang ha. Sandali lang. Ganun pagkakasabi niya? Hindi. Sandali lang sabi ko. Siyempre nalulungkot ako kasi nga hindi nakapasok yung pelikula. Minsan nga nakakapag-isip ako, ano ba talaga ang pamantayan? Ano ba talaga ang pamantayan nila kung bakit naligwak ang isa pang baghari, di ba? Yun lang naman ang tinatanong ko. So ano naman reaction nga ni Ate Guy? Pero si Ate Guy, nung sinabi ko sa kanya yon, talagang gano'n, hindi niloob ng Diyos para sa atin. Gano'n lang siya. Alam mo naman si Ate Guy. Napaka-cool niya, no? Mm-mm. Oo. Baka may sabi pa niya, dinagdag pa niya, baka may ibang dahilan, sabi niya. Gano'n lang. Gano'n. Oo. Pero syempre, bukod dyan sa pelikulang yan, meron din naman mga hindi rin nakapasok. Tapos no? Ito pa, karagdagan doon sa isa pang baghari, baka ang plano ng producer ng Heaven's Best, baka isali ito sa Summer Film Festival. Sa MMFF Summer Film Festival. Di ba meron ng ganyan? Oo, ngayon? Meron na ngayon. Baka isali daw doon. Pero bago yon, ipapadala muna ang pelikula o isasali muna ito sa mga international film festival. Oo, ayan. Nakakalungkot po. So, ayan na. Meron na nga po. Kompleto na nga. Walo ba siya? Walo yung movies? Yes, walo na ang official entries ng MMFF 2019. Oh, what malapit na yan, di ba? Mm-hmm. Hello, Edgar Cypress, Wilma Yu, ay nanonood sa atin. Si Edgar ay nasa Amerika nanonood Hello, sa atin. Hello, my friend Raquel De La Cruz. Ayan. Yes, Eduardo Malidiran ng Canada. Hello. Mm-hmm. Ayun. Nakakalungkot din si Maricel din, yung movie ni Maricel. Hindi rin nakapasok, diba? Oo, yung horror film niya. Pero ipapalabas na sa November 27. Oo. Ang pelikula niya with Janela Salvador, ang The Heiress. Oo. Ano, okay, yun, The Heiress. Diba? Oo, yung, The Heiress yun. Oo, yung horror film. Oo, pero good luck sa mga movies na kasali na yan. Siyempre, hindi na natin kikwestiyonin yan. Sabi nga natin, eh, nire-respeto natin ang panlasa ng mga juries ha, kung bakit nila pinili yung walong pelikulang yan. Oo naman. At may nakita sila na kagandahan ng pelikula or kung ano pa man. Yun. Parang naiinis daw ako, no? Ay, bukas po ah. Bukas nasa ano tayo, nasa It's Showtime tayo bukas. Ang aga-aga, di ba? Mag-oobserba tayo bukas. Nung mag-anong kanilang anniversary. Hindi, kahapon nasa press con tayo na ni Ariel Villasanta. Naalala niyo po ba yung ano, Ariel and Maverick? Yung The Adventures ba yon sa TV5? Si Ariel at saka si Maverick. Mm-hmm. Alam mo, nalulungkot ako, Rodel, kasi ang tagal nilang nawala. Mula nung magkaroon na mga wala ang entertainment department ng TV5, marami na mga artista ang nawala ng career, diba? Hindi sila ano, nung mawala ang entertainment ng TV5. Actually, yung show nila sa TV5, sumikat, pinag-usapan. Pinag-usapan Tinuwa talaga. Sila ngayon ng kapuso. Ng GMA7. Ang nagiging problema ngayon, di ba? Bibigyan daw sila ng show. Oo. Tapos may ginagawa na sila ng pelikula. Yung pelikula, di ba? Ang ganda ng promo na yun. Kings of reality shows. Nakakaloka lang.
na-chef siya. Eh, ang kwento nga ni ano, kahapon nga po, nakausap namin si Ariel Villasanta, mm-mm, ang kanyang pangalan, no? Na-shelf pala yung movie na yon. So, 10 years na na-shelf. Ang tagal na pala. Oo, 10 years na na-shelf yung movie na yon. Kaya, malungkot ang pangyayari nung mawala nga itong magkaibigan na ito. Si Ariel at saka si Maverick, kung natatandaan po nyo. Much more dun kay, ano, kay Maverick. Kay Maverick, na sobrang na-depress siya. Sobrang na-depress. Alam mo ba, hindi siya makita ngayon ni Maverick, ay ni Ariel. Oo, nalilito rin ako sa pag- oh, hindi nila. Hindi makita niya rin, hindi sumasagot sa mga text, sa mga tawag, at hindi talaga siya nagpapakita sa sobrang depressed talaga. Correct. Sabi nga daw po ng asawa ay kumbaga hindi talaga nakikipag-usap itong si Ariel. At solo nga po nito ni Maverick na nagpo-promote. Oo. Si Ariel ang nagpo-promote. Solo nga po ito. Nalilito ako magkamukha kasi ka? Si Ariel. Villasanta yung kausap natin kahapon. Si Maverick ang nawawala. Si Maverick yung nawawala. So, nakakalungkot. At kinuwento ni Ariela kung papaano sila siya naghirap para maitawid yung pelikulang yan to the point na humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong. Nagsandla siya ng sing-sing niya kay Manny Pacquiao pero naawa si Manny. Mm-hmm. Binigyan na lamang daw ng pera. Oo. Tapos sabi niya, alam mo medyo na-touch ako sa sinabi niya, na kapag wala ka palang pera, pag lumalapit ka sa tao, para kang may sakit na iniiwasan. Mm-hmm. Naranasan ni Ariel yon. Naranasan din niyang magsandla daw ng bahay. True. Para lang yung pelikulang niya na ay, mairaos. Tapos, tinanong din sa kanya dahil alam niya man naging asawa siya ni Christina Dicena. So okay naman daw sila ngayon, sabi nga niya eh walang katotohanan yung sinasabi nila noon na parang hinuthutan lang niya si ano, 'di ba? Si Christina Dicena. Sabi niya kahapon never daw siyang pagdating daw talaga sa pera. Never siyang humihingi kay Christina. Oo. Pero yung biro niya... Pero tumulong daw si Christina para matapos yung pelikula. Pero natawa ako dun sa joke niya na so magkano binigay? Yung para ka daw humingi ng solicitation sa basketball. So ibig sabihin, maliit lang yung binigay. Yun na. Parang liga, ganun. Mm-mm. Pero sana ito... Sana malampas na namang problema at si Maverick magpakita siya lalo nang i-showing ang kanilang pelikula. Oo, nakakalungkot. Actually, sumikat sila ha, sa totoo lang. Oo, sumikat sila. Pero nga, yung pagkaka-shelve ng movie nila from GMA, nakakalungkot, pero diba? Pero talagang ano, napaka-natural nitong si Ariel ha. Kinukwento pa niya na nag-usap daw sila ni Joey De Leon. Oo. Tapos sinabi ni Joey De Leon sa kanya na hindi kikita yan. Ayaw, sabi lang niyo. Pelikula. Di ba sinabi niya kahapon sa press call? Pwede parang nagsiara ko kahapon nung sinabi niya. Oo, sinabi niya hindi kikita. Pero hindi naman, yung pagsasabing ganon ni Joey, hindi niya dinadown, nilalait or kung ano paman. Alam kasi ni Joey, ang sitwasyon ngayon ng pelikulang Pilipino, correct. Diba? Oo. Mm-hmm. Ayan, siya pala, nakakatuwa, dito sa movie na to, siya yung director. Writer. Siya yung writer. Kaya lahat, diba, ang dami-daming titulo doon, mag-isa lang siya doon sa mesa. Akala kong daming uupo. Nung pala, siya pala lahat siya yun. Siya lahat yun. O sana nga po, mga kaibigan, kakaiba. First, reality movie ito. So sana panoorin ng mga kababayan natin, diba? Oh, na isi-showing na sa November 27. Correct. At sana talaga rin, Mildred, makabangon sina Ariel at Maverick, diba? Oo. Sana nga makabangon talaga sila. Mm-mm. Ayan. Yun ang wini-wish natin. Oo. Okay, pinabati ko muna si Direk Niltan. Hello po. Si Direk Niltan, ha? May yes, si Buboy Niltan ba siya? May gagawin siyang pelikula. Oo. Sa Regal. Gabi wow, Concepcion. Ay, bongga yan. O, diba? Direct. Bikini Man. Correct. Oo. Ayan. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa ating mga sponsors. Rodela Front Row. Congratulations sa napaka successful na concert ng Iconic na major sponsor ang Front Row. Sina dyan kila Sharon Cuneta at Regine Velasquez. Oh, dalawang gabi po yan, noong October 18 at 19. Napaka-successful po. Pero may mga ano lang ako, may mga nababasa ako sa social media na ito daw si Sharon Cuneta. Hirap na hirap daw ano. Sinasalo na lang daw ni Regine. May time na ano, pati si ano, Regine, na out of tune. Dahil nga kasi, inaalalahin niya si ano, si Sharon. At tinanong ko si JM dyan dahil siya ang pinapunta ko manood, di ba? Oo, si JM yung pamangking mo. Oo, yung pamangking kong badidang. Pinapunta ko siya, sabi niya talagang, pinipilit daw talagang saluhin ni Regine itong
Sharon. Sa bagay, si Sharon din naman kasi, mapapara naman talaga ang boses niya. Correct. Oo, samantalang si Regine, biritera. Kaya, kapag high notes na, hindi na talaga kaya ni Sharon. Tama. Inaalalayan ni Regine. Ngayon naman si Regine, na out of tune. Ganon? Maloka. Oo. Hello, hello. Yan, nakikinig siya sa atin, si Eduardo Malibira, ng aking friend dyan sa Canada. Hello daw kayo. Hello, hello sa'yo. Pero ganun pa man, congratulations, Regine and Sharon sa napaka-successful na concert. Oo, sila yung pinakabagong endorsers ng ano ha, Front Row, di ba? Yes. Ang Sharon, iconic. Sharon at Regine. Correct. Na sinasabi ni Regine na idol daw niya si Sharon. Oo. Idol din naman ni Regine. Oo, idol naman niya. Superstar Nora Honor. Tama. Oo, isa yan din sa mga idol niya. Oo. Mm-mm. At congratulations. At sana sa susunod naman si Sharon na ang umalali sa iyo, no? Ganon? Oo. Oh. Ayun. Ayan, ano pa? May tika ka pa. May oras pa ba tayo? Okay pa ba? O ha? Wala tayong na? Oras. Wala na palang oras. Chika so, na tayo ng chika. Basta Sharon na next time kailangan ikaw nang umalali kay Regine. Correct. Sa concert. Ayan. Maraming maraming salamat. Pinapasalamatan ko lang din ang aking sponsor sa aking hair na si Nilo Del Valle ng Salon de Margaret. Ikaw may pasasalamatan ka ba? At syempre, sabay-bayan po ninyo sa November 9 na ang Your Moment kung saan ito isa itong bagong talent search program ng ABS-CBN. Tampok, sina Bong Navarro at Luis Manzano bilang mga host at mga hurado ay sina? Oo, Boy Abunda, Billy Crawford, siyempre si Nadine Lustre. Ba't kasama si Nadine Lustre? Ayoko na naman. Ayoko na naman eh, oo. Boy Abunda, Billy Crawford, Nadine Lustre? Bakit? Ipaliwanag mo nga. Paliwanag ikaw mo. Ikaw talaga, yaan mo na. Hindi. Kasi si James Reid baka naman na naging... Nakita. Naging judge naman sa ano, di ba? Baka si James Reid kumakanta, sumasayaw, tsaka gwapo. Oh, si James, si Nadine. Si Nadine, ewan ko. Hindi, baka naman may nakita kay ano. Hindi, sa bagay, si Moira, di ba? Si Moira, kung ano ang mga sinasabi nila sa kanya sa pag-judge sa Idol Philippines, di ba? Baka naman, baka naman. Baka naman, oo naman. Oo, kawawa din naman siya ngayong nagkasunod-sunod yung mga... resulta na hindi maganda sa kanya mga project. Diba? Bigyan natin siya. Baka bumawi naman this time. Oo naman. Pero syempre, so wala na tayong Boy oras. Abunda, Billy Crawford, Nadine Lustre. Oh, ayaan mo na. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay. Again, every Wednesday nyo na po kami mapapanood. 6 p.m. hindi na po Friday ha. Mm-hmm. Starting today, Wednesday po, 6 p.m. makakasama nyo po kami. Ayan. Oo, kami na po ang inyong Wednesday barkada dito. Correct. Po sa Showbiz Pamuhay Tonight. And thank you ka Miss Olay Espiritu. Siyempre sa kanyang Defy Age. Tama ba ako? Correct. Ito po yung ano, alam mo Mildred? Oo. Sunblock na hindi na pinapahid. Iniinom, iniinom na lang. Umiinom ako niya na in fairness. Kaya, kaya hindi ako hindi ka umitim sa Correct. Taiwan. Oo, uminom ako niyan kasi tamad ako magpahid. Siyempre Skin to White, hello. Yan. Doktora Barbara Hoson, hello po. Doktora Ana Montesa, hello po. Ng Shimmy. Ay, hindi. Ng Montesa Group of Company. Yes, maraming maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa muli. Ito po si Mildred Amistad Bakud. At ako naman po si Rodel Fernando hanggang sa muli. Dito lamang po sa Showbiz Pamor Tonight. Bye! Tagapaghatid ng makabagong mentalidad. Tagalog ang salita, dyaryong dekalidad. Tinaguri ang modernong la solidaridad. Handang sagutin lahat ng katanungan. Handang ukatin ang mga natatabunan. Masarap kasama agahan hanggang hapunan. Pamamahayag na may pagkamakatarungan. Hindi lang sa pagbabalita kilala. Showbiz, chismis, palakasan at iba pa. Pagdasa Pinas kahit
ito ang dyaryong pinaka sobrang ganda. Mahihiya kang ibalot sa pinapailang taong inalagaan ang reputasyon hanggang maging pinakamalawak na sirkulasyon. Lahat ng impormasyon galing sa dyaryo at tabloid pwede mo nang mabasa sa iPhone at Android. Abate, nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Abate, nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista.